Nakapit birbiro ko lang ng tatlong matay. Hala, gatang maliit na. Hala? Kapit. Hello, good morning sa ating lahat. Gusto ko lang i-share sa inyo ang pigarini na Ate Belen at Kuya Dandan, guys. Ayan. Actually, guys, gusto ko lang i-share din sa inyo. Kasi nung bata pa lang kami, grade 3 ako noon, kami ni Ate Belen, Ate Juliet, Kuya Lindbergh. Ganyan na ang trabaho namin, ganyan kami lumaki. Kasi kinuha kami na auntie namin bago kami pumasok sa sa school noon. Maglilinis kami ng piggery, magpapakain kami ng baboy, magpapaligo. At pagdating namin sa tanghali, bago kami mag-lunch, magpapaligo kami ng mga baboy bago kami papasok ulit sa tanghali pag uwi namin. Pagka nanganak yung mga inahin na mga baboy, kami ang nagpapaanak, guys. Tapos doon kami natutulog sa piggery, sa kulungan ng baboy. Tapos inaakay namin ang mga biik para hindi sila madaganan. Yung parang ginaguide namin, guys. Ganon kami lumaki. Alam na alam ni ate at saka ako rin kung paano magpalaki ng baboy, kasi yun ang trabaho namin before. Tapos nagpapasalamat din ako kasi syempre nakatagpo din si Ate Belen ng masipag, maunawain at mapagmahal na asawa na si Kuya Dandan. Nakatulong na niya ngayon sa pagpapalaki at pagpapalago ng kanilang piggery. Ayan, may tatlo na silang anak, dalawang kambal at saka isang unika iha. Ayan, nag-isang prinsesa na si Arby at saka si, ang kambal ay si Ivan at saka si Brandt. Ayan, marami silang baboy, guys. Actually, hindi lang baboy ang alaga nila, may mga pato, may manok. Yung manok na Bisaya, parang manok na native. Yung piggery nila, guys, nasa kaligitnaan ng kabukiran, nasa gitna ng bukit. Ayan, tapos may konting sari-sari store si ate. Doon nila kinukuhanan yung mga kahit pang araw-araw lang. Ayan, ipakita ko sa inyo. Ituturo niya ka. Siya ang nag-video nito. Ititour niya daw kayo sa kanyang piggery. Ayan. Tingnan natin. Ikutin natin. Ayan, guys. May isang inahin na naman dyan. Buntis ito. Ito yata yung malapit na mga anak na baboy nila. Ayan, buntis yan, guys. Na inahin. Pangalawa yata to. Basta marami silang baboy, guys. Inahin to. Manganganak yata itong buwan na to. O nanganak na. Kasi late ko na to in-upload at in-edit. Thank you.
Ayan guys, diba ang dami nilang ano, fattening, palakihin. Ayan, ang dami nilang baboy guys. Nasa gitna ng ano, bukid yan, yung piggery na yan. Mano-mano pa lang guys, kasi hindi pa naaayos ang ano, water system. Tsaga-tsaga lang, ganyan. Ganyan din naman kami lumaki, sanay kami sa ganyan. Yung pagpapalaki ng baboy noon. Gaganda nilang tingnan, no? Ang lalaki. Ayan guys, nakita nyo yan sa gitna ng ano, ng kabukiran nila. Ayan oh, may mga pato, yung ano, yung mga alaga nilang mga ano. Ayan, may palay na dyan, palayan na yan, kina ate. Pauwi na siya guys sa bahay nila. Yan. Yan. Yan na ang bahay nila dun sa may ano. Sinong nakaranas, shoutout sa lahat dyan. Ang nakaranas na laging dumadaan sa Pilapil. Ayan. Ganyan din ang nilalakaran namin noon nung kami pa ang ano. Ang bata pa. Buti nga na nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakatagpo si ate ng ano, mapagmahal na asawa na si Kuya Dandan at matulungin na asawa. Ayan guys. Pabalik na si ate sa bahay nila. Ayan guys, nasa bahay na sila ni ate, yung bahay nila. Ayan, may kulungan pa ng mga baboy dyan, may inahin pa sila dyan. Ayan, tingnan nyo guys, may inahin pa sila dyan. Marami silang baboy. Ayan, salamat sa panunood nyo guys sa pag-tour ng piggery ni na ate. Ayan, kung paano sila nagpapalaki ng baboy.